Ayun nga ito ba? Ayun na tayo ngayon, tuwi. Pero balak o, ikot na tayo sa bayan ng Halloween. Kasi ano natin yung bahay namin. Tuloy na hangga ah. Ito na po yung boundary ng Habuni Bulacan. Tuloy na ito. Ayun na po yung arko ng boundary ng Habuni Bulacan. Punta tayo sa unang bahay namin, si San Nicola. Ikot lang naman tayo. Hindi tayo pwede magtagal. So, ito tayo, barangay San Nicolas. Ito yung aming lumang bahay. Ibutan lang natin ito hanggang ang dulo ng barangay. So, ito tayo. Laki na pala yung tubig, pahay-pahay. So, ito na po ang simbahan ng San Nicolas. Dito yung marunong. Galaro dyan dati ng bata pa. Shoutout sa mga classmate ko dito sa elementary, sa mga classmate ko sa Haguna Institute. Shoutout section na rin. Ito na po yun, San Nicolas Elementary School. Diyan ako nag-elementary. Ito yung dating park pa rin pala ngayon, pero parang hindi na. Dito na tayo input, ito tayo para paunin tayo. Dito tayo naman hindi. Ngayon sa ito kay Armando. Classmate ko na lang, elementary. Ito, di nga ako nakita. Dali pa nga, kasama ka sa video. Unloaded, 120. Ep! Unloaded lang pala ito. Sumabre na ba? Unloaded lang pala ito. Thank you, thank you. Okay guys, ito na ako sa lumang bahay namin. Ayabot na tayo sa San Nicolas, kaya balik na tayo ng Manila. Ayan, shout out kay Romeo na ang daming pansit kanto na dala. Shout out kay Romeo, shout out. Okay, let's go! Back to Manila na!
Pwede, diretsong pagtayo. Buti ko na siya nadali ng ano. Food panda. Nangangang din sa tiyan, ha? Ano, pet? Bye. Ay, shout out po sa mga taga-agunay dyan. Ating mga viewers, taga-agunay. Shout out. Mga dati ko katropa dito. Shout out sa inyo. Ay, shout out sa parang patot. Ayan, dyan kila patot. Bye na ang bungay. Huwag ka maligong pagbabalik. Bagay na. Ayan. Bagay na ang bungay. Checkpoint. Pero, hindi pa sila nangyayita. Talit ko ngayon makauwi bago magtanghalian. Baka magalit si commander. Pag magalit siya, magagalit din ako. Yan nga, tropa, abang nasa biyay tayo. Pag-usapan natin ngayon pagpupreno sa motor. Ano ba ang ginagamit nyo kapag kayo ay mamimreno sa motor? Harap ba ang likod? Ako ang ginagamit ko primary ko ay unahan. Agad alalay na lang yung preno ko sa likod. Burado may nagsasabi sa inyo na delikado yung harap. Pero totoo naman yun, delikado yung harap. Pero sana alam nyo rin na mas malakas ang preno ang harap pero sa likod. Ginagamit din po yan sa mga nagkakarera pagpupreno sa harap. Ganyan practice lang. Kaya nasanay tayo sa pagpupreno sa unahan. Tapos alam niyo kung ano ang mga hindi dapat prenohan. Kaya yung mga magbuhangin, balat kidaan, hindi ko pwede magpreno doon. Buhangin, bato. Bato-bato, ayan. Ito natin po prenohan yan lalo na sa harap. Sigurado. Pag na-stay ng harap mo, nag-iab ka, nag-bagsak. Para sa likuran, mag-i-skid pa yan. Kaya pang bumalanso sa harapan kapag nag-skid ka, sigurado, bagsak ka na agad. Kaya, hindi ko yung matutong mag-preno sa harapan, mag-practice lang ngayon. Sabi ko, sabi mo na, ito ako pala yung harapan, yung sa likuran. Kaya kapag mag-preno ako yung harapan, siyempre, anticipation nyo natin, bigyakagad natin ng mga pagkikipilan natin ang gagawin preno sa harapan. Saka lang natin tugay ng magigat kung anong kailangan na bigat na preno natin. Pwede yung isang bigyang tutup. Bukay na tayo mga katropa, bukay rin. Mga boundary niya, marinal, checkpoint. Pero dito hindi sila umunukan. Mga katropa, sender lang tayo. Lapit na. Okay, tutulitit. So, tayo mga motorista, before get single tayo, pasok na lang tayo ng pasok. Siyempre, bago tayo pinasok, tingin na tayo sa giro. Kabri, ayaw nang lumang tayo. Kasi, baka naman, motor din na pinapasok, ayun, madali natin. Ano ang shoot lang. Tapos, kung medyo matulit sila, siyempre, tayo na lang natin para hindi na sila magalangan. Ganun mo sa ating side. Kaya nga kapag makita yung matulog, siyempre kapag yung lalo yung kapag-aala na matulog ulit, siyempre ang kasabi natin,
bilang tayo nandito, wala akong matatangan natin yung movement ng mga sasakyan, anticipation kung the trainer, kakaliha, kanan, para masanit tayo, pakiramdam natin kung ano bang iniisip ng driver. Ngayon ko, harapan yung sitwasyon niya sa harapan, ito yung sitwasyon niya sa harapan, di ba? Kaya kung ikaw nasa katayuan niya, wala din yung sito niya. So, alam mo na, parang alam mo na rin yung gagawin niya. Ayan, checkpoint tuloy sa Mikulayan na to. Sa ating paglilibar, kung may lubak na hindi natin naiwasan, especially kung matulong tayo at medyo malalim ang lubak, as ako po ay i-release na lang natin yung tren. At tubahan natin sa lubak, saka natin ulit tigain yung tren. Kasi mas delikado po, makatren ka, tatapa ka sa lubak, kasi pag malulakan, makawala yung traction ng gulong sa kalsada, angat ng kanto yun, paglutang ng gulong yun, tigil na preno yun dahil nakapreno yun na, tigil ang gulong. Paglata tingin yun sa kalsada, dahil mo kayo nakapreno yun. So, pinakakakunti natin dahil kung hindi na natin mailagay yung iba, i-release natin yung preno at hayaan na lang natin maglaro ang suspension natin. So, pagka nag-test ko sa tubak, saka kanilang ulit mag-apply ng preno. Pero siyempre, daan-daan pa rin, lalo na kung unahan ang gamit niyo. Kung isa, bibigyan niyo na, ano, baka nauna ko pa sa motor niyo. Kalalagpas lang natin na 1 meter. Lapit na! Lapit ko tayo. Tropa, rito nga, bulat ng ito, diba? Malapit ko tayo sa pagos na rin ang gas ko. Magagas mo lang ako doon para dumiretso. Sa petro, may kalayaan. Tapos, diretso yun na makapag-tamalian. Ibuto nga ako. So, palito natin sa channel ko ay malapit na tayo. Masa 3,000 watts na tayo. Pataas. So, tayo na 100 digit na watts hour. At tayo na yung ba, mag-gas mo na ako, titran, kalayaan. Tapos na tayong tuwas. Grabe, malapit na lang naman tayo mga tropa. Pero, nadaan mo na ako ng DPI. Hidro lang ako konti. Para, tama, ibigay din kumanda. Salamat sa mga ating mga tigasigalbay. Salamat sa inyo. Shout out. Hanggang sa susunod na video natin. Peace out.